Welcome back mga ka-garden. Kanina po ay umakyat po ako doon kaninang madaling araw. Mga alas 5. Dahil nga po gabi pa. Ayan, hindi ko po naipakita yung mga ibang ginawa ko doon sa taas kasi masyadong madilim. Mamaya papakita ko po yung mga videos. So ito po yung mga mustasa na iniwan ko nung nag-harvest po kami ng aking kapatid dito. Ayan, pero pinagbubunot ko na po yung mga luma kasi gagawin ko po dito, tatanggalin ko po muna yung mga lupa tapos hahaluan ko po siya ng chicken manure. Ayan, sa susunod po na videos ko, dahil nga po meron na po akong mga punla ulit dito. Meron na po siyang dalawang tunay na dahon. Ayan. Pero sa susunod, papatibayin ko po muna siya. Nagpunla lang po ako dito sa direct sunlight. Ayan. Ginawa ko lang po, binudbud ko lang po yung mga buto, tapos tinabunan ko po yung mga buto ng lupa para po kapag kahit po nasisinagan po ng araw ay hindi po basta-basta mamamatay. Ayan po sila. Ayan. So dito, ito yung lettuce na nakuha ko din dyan sa kamustasa. Ay mamaya kukuha po ako ng ricado sa palengke dahil wala po akong tanim na kamatis. Ayan. Tapos itong malunggay dadalhin ko po sa palengke. Ayan. Antayin nyo po mga garden. So ito yung bangko, ito po yung bangko ni Drew. Ayan, dito ko po siya sinasakay kaso nga lang minsan kapag ka meron akong ikakarga dito, ayan, diyan ko ipinapatong. Ayan po siya oh. So ayan na siya. Dadalhin ko na po dito. Dito sa lamesa. Ayan. At ito yung bayad. Ayan. Ito po yung bayad sa akin nung nakaraan. Ayan, oh, 'di ba? Tapos kukuha tayo ng kamatis. Dahil wala akong tanim na kamatis, kukuha akong kamatis. Ayan, kamatis na malaki. Saka sibuyas. Ano sibuyas na maliit eh? Wala kang sibuyas na maliit. Kaya po, pag mayroon akong mabili yung mga tumutubo. Ito pa. Sayang din ito. Yan, ito ang sibuyas na maliit. Magkano yung ganito? Hindi, pang sahub ko. Ay, pang sahub. May na-harvest kasi ako kanina. Tres lang. Tignan nyo. Yung ganyang kaliit na sibuyas, 3 pesos na po yan. Garden, oh. Binigyan po ako ng ampalaya. Oh. Hindi na po kasi mabenta, kaya binigay sa akin. Ate, salamat sa ampalaya. Wala ka naman. Ayan, may bonus na ang palaya. Oy, mga garden, meron na ako dito yung sa kapitbahay namin. Ayan. Nakita nyo yung talong niya. Ito yung unang bunga. Ayan, tatanggalin nyo lang po yan. Kasi napabayaan na po na natuyo na. Ayan. Pero ito, gagawin natin binhe. Ayan, abangan nyo po yung paano ko gagawin yung binhe nito. Ito yung mga talong niya. Ayan. Tapos merong ano dito, nakikita nyo po to, puno na ang palaya, ayan o. Oh. Ito, ayan yung bitak ng simento, dito po nahulog yung buto, tumubo po yan. Nakita ko nga yan eh, bitak lang po yan dati eh. Bitak ng ano. Tapos yung mga ampalaya, napapansin nyo po, no, hanggang dun. Ayan. So napapabayaan na po yung ano, kasi hindi makuha, ayan. Ayan. So abangan nyo, susungkitin ko yan mamaya para may dagdag yung ampalaya na binigay sa akin dun sa palengke. Ayan, para masungkit po natin, meron pa tayong panungkit sa kahagdan. Ayan o. So, ayan mga garden, medyo napabayaan po siya. Nakikita nyo po no. Ayan. Nahinog na po siya, oh. Tingnan nyo. Ayan. Yang ganyang buto, pwede ulit itanim yan, mga garden. Ang gagawin nyo lang po,
kukunin nyo po yung ito, tatanggalin nyo po yung loob. Kapag naibilad nyo na po siya, pwede nyo na po ulit itong itanim para po meron tayong mapapakinabangan kahit yung dahon lang. Ayan po. Ayan. At isa pa sa gusto kong ibahagi sa inyo ay yung pagtatanggal ng side shoots. Yung gilid ng mga ano, yung mga sanga-sanga ng upo. Para po lalong tatangkad. At saka yung kapon, yung pagkakapon po ng ano, ng upo, kinapon ko po at dumami po ng kanyang sanga. Ayan po. Ayan. Dumami po ng kanyang sanga. Ito sa isa, kung titingnan nyo po yung isa, ayan. Dito, kulubot. Ayan po, kulubot oh. Ayan. Tatanggalin na po natin to. Sayang yung nutrients na kakainin niya. Ayan po. Ayan, pag pinutol, puputulin nyo po yung isa. Ayan. Puputulin nyo rin yung isa dito. Ayan. Isama nyo na rin ito. Ayan, isa. Ayan. Lahat na ng side shoot dito, tatanggalin natin. Ayan. Bali, natanggal na natin yung isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Yung isa dito, hindi ko na tatanggalin kasi maganda naman yung kanyang tubo. Ayan. Dahil nga po yung tulad nung sinabi ko nung nakaraan, yung interplant, yung tinatawag na yung pagsama-sama ng halaman, ito, kapag ka dito kasi sa amin, sobrang init. Ayan. Yung init na tumatama dito sa upo, sinasangga po yung upo yung sobrang init at napoprotektahan yung sili. Ayan o. Kung mapapansin nyo po yung sili ko, hindi ko po tinatanggal yung kanyang dahon kasi maganda po yung kalalabasan ng kanyang bunga. Kung makikita nyo po, lahat po ng bunga niya ay nandyan, nakatago. Ayan o. Ang tataba po nila. Ayan po yung mga bunga. Ayan. Bawat dito sa may sulok may bunga, dito sa may ano may bunga, may bunga, may bunga. Ang kagandahan po kasi kapag ka hindi nyo tinanggal yung mga dahon, ang nagsusupply po kasi ng sustansya, ayan mga garden, manggagaling po sa dahon, ito po yung tinatawag na photosynthesis, ayan. Yung kumbaga ano, ito po yung pinakabaga ng ating halaman. Dito siya kumukuha ng hingaan. Dito kumukuha ng hangin at sa sunlight. Ayan, para maganda po yung mga bunga ng ating mga sili. Ayan. Saka kung naalala nyo po, 'di ba naglagay po ako dito ng ano yung mga blender na balat ng itlog at saka katawan ng saging. Yun po kasi ay pampakapit ng bunga at saka pampabunga. Ayan. Tapos kapag kaganyan na, maglagay po ulit kayo ng pataba. Ang i-share ko ay yung paglalagay ng pataba, yung dumi ng manok. Ayan. Ito po yung dumi ng manok. Mayaman po ito sa nitrogen, phosphorus at potassium. So kailangan po yung dumi ng manok ay bulukin nyo muna bago ilagay sa lupa. Ayan. Ibubudbud nyo lang po ng ganyan. Pati dito. Ayan. Bubudburan nyo lang po yung paligid. Ayan. O, ito din yung isa. Bubudburan nyo po yung paligid na ganyan. Isama nyo na rin to. Ayan. Isama nyo na rin yung upo. Isama nyo na rin yung upo. Isama nyo na rin yung sili. Sama nyo na rin yung bawang. Ayan. Ganun lang po yung paglalagay ng pataba. Ayan o mga garden. Oo. Tapos tanggalin nyo ito. Mamaya. Bubudbud nyo lang po yan mga garden.
So ganun lang po yung paglalagay ng dumi ng manok. Ayan. Ayan. Tapos didiligan nyo po. Dun sa pagdidilig po naman, ganito lang po. Kailangan po yung tubig nyo ay hindi po chlorinated. Pagka chlorinated po, gagawin nyo po, papasingawin nyo muna yung tubig na galing sa gripo. Ayan. Kung mayroon kayong tubig ulan, mas maganda. Tapos babasahin nyo lang po ng ganyan para mapapakinabangan po ng halaman yung pataba na ating inilagay. Ayan. Tapos yung ano, tapos yung mga, ayan, ito na po yung mga napitas ko sa kapitbahay. Ito yung samin, ito yung lettuce, saka ito yung mustasa. Ito naman yung binigay sa palengke na ampalaya. Ayan. Tapos, ito naman yung talbos ng upo. Yung talbos po ng upo, mga garden, huwag nyo pong itatapong kasi mapapakinabangan po yan. Masarap po itong isalad. Natatanggal po yung balat nito. Ayan o. Ito po yung balat niya. Natatanggal po yan. Ganyan po siya. Tingnan nyo. Kapag hinihila nyo po ng ganyan, natatanggal po yung balat niya. Tapos, i-steam nyo lang po. Masarap to. Tapos, yung ano pala, yung pagkakapon. Kapag ka nasa taas ka, yung pagkakapon na tinatawag, tatanggalin nyo lang po yung pinakadulo. Ayan. Ganyan. Magkakaroon na po ng sanga. Katulad po ng ganito. Ayan. Kung makikita nyo po, puro sanga na yan. Ayan. Dahil tinanggal ko po yung dulo ng upo doon. Hindi na po ako aakyat kasi pinakita ko na rin sa inyo yung kung paano magkapon. Ayan. So sana po ay meron na naman po kayong konting natutunan dito sa konting vlog. Maiksing vlog. Ayan, mga garden. Kung nagustuhan nyo po ang video, i-like nyo naman po at i-share. Kung bago ka pa lang sa aking channel, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron ako ilalabas na bagong videos katulad po nito. At meron na akong isasabay dito. Ito po yung ceiling demonyo ko, mga kagarden. Hindi ko pa dapat talaga ipupurunto kasi gusto kong i-vlog sa inyo. Dahil naunahan ako ng pusa. Dumaan po ng pusa dito, naputol, ayan o. Dapat po, hanggang dito lang po sana yung pagpupurun ko dito. Kung mapapansin nyo po no, ang daming sanga, ayan o. Mula bawat dahon, mayroong lalabas na usbong, ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pang-anim, pito sana yan, mga garden na sanga. Kaso nga lang, naunahan ako ng pusa, ayan o. Dito, dapat dito ang pagtatanggal ng... Ayan, hanggang dyan dapat yung pagtanggal ng usbong para lahat po ng nandito sa may pagitan ng ayan, lahat po ng pagitan ng dahon meron siyang usbong para mas marami yung sanga. So iisabay na rin natin yung isa para makasabay siya. Ito. Ayan, tatanggalin nyo lang po yung pinakadulo. Ayan, natanggal na natin. Sa susunod po, magkakasanga. Katulad po ng ginawa ko dito, meron mga sanga. Isa, dalawa, tatlo. Bali, tatlo lang. Pero pagdating sa dulo na, ang dami ng sanga. Ayan o. Yan po yung tinatawag na top pruning, mga garden. Top pruning. Ayan. Kung makikita nyo po yung mga dahon, hindi ko po talaga tinatanggal. Tingnan nyo po yung mga bunga ng sili ko. Doon sa mga pagitan ng mga sanga. Ayan o. Ayan. 'Di ba mga garden, nandaming bunga oh. Ayan. So kung mayroon kayong sili na ganito, huwag niyo pong tatanggalin yung mga dahon kasi ang nagsusupply po ng sustansya sa bunga ay nagmumula sa dahon. Tayo ay mag-shout out. Shout out nga muna kay Nomar Molo at kay JR Abantao saka si June Merlusa. Ayan. Yan po yung na-inspired na po sa akin na magtanim ng gulay. Saka si Birthday Boy, Joven Domingo, ilang taon ka na ba? Apa, batang-bata pa pala ang kanyang taon, 21 years old.
Salamat mga ka-garden sa inyong panonood. Bye-bye!